Lokal na pamahalaan ng Maynila nag-imbita na samantalahin ang huling araw ng drive-thru vaccination at testing bago isara. Yan naman ang saktong balitang hatid ni Ana Cereso. Ana, magandang morning! Good morning sa inyo. Sang amin hanggang alas 5 na kapo na lamang bukas at drive-thru vaccination and testing center sa Mikilino Grandstand. Dahil dito, hindi mo pa ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ang publiko ay pumunta dito para sa samantalahin ng drive-thru vaccination center bago magsara. Maliban sa mga taga Maynila, pwede rin kasi magpabuko na dito ng booster shot ang mga residente mula sa iba't ibang lungsod. Ayon sa MDR, ito isinira ang center dahil magbabawas na sila ng resources. Kwento rin ng mga health workers dito at sa amin, kapansin-pansin na mas kukunti na ang mga nagpapabooster sa lugar. Kahapon, hindi na lumagpas ng 200 ang mga individual na nagpunta dito. Patuloy naman ang operasyon sa 44 na health centers, 6 na district hospitals at 4 na mall. Kung natatandaan nyo sa amin noong 13 ng Enero, unang umarangkada ang 24/7 na vaccination site sa naturang lungsod. Ayon sa Manila Public Information Office, sa loob ng halos 5 buwan, umabot na sa mahigit 85,000 individual ang napukunahan dito. Sa kabuuan naman sa amin, pumali na sa higit 3.4 million vaccine doses ang naturok ng Manila ng lungsod ng Maynila sa mga iba't ibang individual sa amin. So Ana, ibig sabihin kahit ikaw ay hindi taga Maynila, pwede kang mag-drive-thru, pwede magpabakuna. Tama bang dinig namin? Yes, tama yan sa amin. Kailangan na nila mag-register at kumuha ng QR code. Pero ang pwede lang dito kunin ay booster shot. Unang booster shot lamang, wala pang second booster shot. Wala rin first and second dose.